sapagkat panay kasinungalingan na ang pinapalabas dito. So I hope na ang plenaryo ay gumawa na ng pagkilos dito at pag-usapan na to sa caucus man o sa session, kasi ang witness hindi man basta papayagan yan nang hindi mo muna i-check na buong katotohanan. Let me point out one point sa inyo. 2014 daw, nandyan na daw yan sa Witness Protection Program. Sino ba ang secretary ng Department of Justice nung panahon na yon? Hindi ba si Senator De Lima? Bakit hindi nila pinailan ng kaso si Mayor Duterte noon? Bakit nung panahon na si Senator De Lima ang nasa loob ng DOJ, wala siyang lakas ng loob sabihin lahat ito? Pero ngayon, nabaliktad na ang DOJ ay appointee ni President Duterte, ngayon maglalakas ng loob. Parang hindi ko talaga makita kung paano papayagan ni Senator De Lima at nung ibang senador mag-present ng witness na ganyan, na palpak na, hindi na nagsasabi ng katotohanan, halata pa na nag-iimbento ng mga kung ano-ano. So it's a very sad day for the Philippine Senate. Senator, nagsasabi ni Trillanes, Senator Trillanes, ano yung nag-exchange? No, alam mo, yung init ng ulo niya sa mga hearing, normal yun eh. Naging kasama ko yan, ika nga, sa hirap at ginhawa, minsan malamig ulo, minsan mainit ulo. Nagulat lang ako dahil palalayasin niya ako sa hearing or patitigilin dahil hindi daw ako membro. Pero ang hindi niya alam, kasama ang privilege speech ko sa agenda. So for that purpose, membro ako ng committee. So nung ayaw niya ako pasalitain, so tumitingin ako kay chairman, biglang tumingin sa akin, tapos sabi niya sa akin, hindi talaga kita papopormahin dito. So sabi ko, ano? Sabi niya, baka akala mo papopormahin kita dito. So sabi ko sa kanya, bakit? Senador din ako, halal ako ng tao eh. Anong sinasabi mo? Hindi ako pwede magsalita dito? So ang susunod niya sinabi, ano? Yung mga pangarap mo, natutupad na ba? So hindi ko na alam kung nasaan nang galing yun. So sabi ko sa kanya, anong mga pangarap? Anong sinasabi mo? Eh, hearing ang pinag-uusapan natin. So sabi niya, you're protecting evil. Sabi ko, I'm not protecting evil. So sabi niya, hindi, you're into evil na. So sabi ko, saan, you're evil. So hindi ko nga maintindihan, kung hindi, isa lang intention, mawala yung aking focus sa witness. Kasi habang nakafocus ako sa witness, makikita ng tao kung nagsasabi ng totoo o hindi. Nakita niyo naman po, pangatlong hearing na to. Lahat ng oras binibigay natin sa kanila, lalo kay Senator De Lima, sa kanyang witnesses. Bakit ako, 45 minutes, 55 minutes hindi maibigay para mahimay ang witness na to, no? So, hindi ko na malaman kung Committee on Justice ba to or Committee to Remove Duterte and Place the Vice President in Power. I'm not saying the Vice President is involved, no? But definitely some senators, no, more than two, are involved. Ayaw niyo po mag-agree sa executive session? That's not the point eh. Hindi ko namang gusto malaman talaga yung facts. Gusto ko testingin. Kasi nakakapagtaka. Wala daw siyang radyo, wala daw siyang TV, wala daw siyang dyaryo. Pero nakalapit siya sa Senado. So gusto ko malaman, may nag-coach ba sa kanya ng senador? May kumuha ba sa kanya? Anong pinangako sa kanya? Doon ako papunta. Eh bakit natin gagawin in executive session yon? So I will repeat my question. Bakit paglabang kay Duterte, open session kaagad? Kahit nagsasabi ng totoo, hindi. Pero bakit kapag ka sa credibility ng witness, mabubuko na kung bakit siya nandito, paano siya dumating dito, biglang executive session na ito. No? But categorically, sir, are you not agreeing? No, that's okay with me. I'm just saying that's not the point. The point is not kung ano sasabihin niya. The point is not kung ano sasabihin niya sa executive session or dito, pero makita ng tao paano ba siya, alimbawa si Jun Losada, di ba? Ang linaw sa atin kung paano nangyari eh. Akala kasi niya papatayin siya. Galing sa CR, kinuha siya. Kaya siya biglang nag-witness, di ba? Usually kasi ang mga nagwi-whistleblower, either nakokonsensya or napapahamak buhay nila, parang si Ben Harloy, di ba? Yung kinulong din siya. So gusto ko lang malaman yung circumstance, ba't biglang-bigla gusto mo na mag-witness? So dun mo kasi makikita kung nagsasabi ng totoo, hindi. Ang tanong, bakit gusto nila executive session?
saan po nagmula yung allegation ninyo that LP is behind this witness? With this witness, it's very obvious. Nandun yung motibo. And with the actions of Senator De Lima, Senator Trillanes, and to certain extent, Senator Drilon, may kasabihan sa amin sa Patero sa Taguig, no? If it looks like a duck, it walks like a duck, and it quacks like a duck, it is a duck. Yeah. Napaka-obvious eh. Sir, what sort of plot are you talking about? Like, ano po yung details nito? What well, are we planning? Senator De Lima has to face the charges against her. And sometimes the best defense is offense. So rather than face yung mga sinasabi sa kanya, anong nangyari sa Bilibid, involved nga ba yung mga ibang close sa kanya sa droga, maglalabas ng ganitong witness. Kaya nga, ang una kong pinatignan motibo, pag natanggal ang Pangulo, sino bang makakaupo? Hindi ba yung kapartido ni Senator Drilon at ni Senator De Lima? From the start, that was very, very, very obvious to us. Sino ba yung last minute na binunot ng mga kalaban ni Duterte para siraan siya ng eleksyon sa bank accounts that turned out to be fake? Si Senator Trillanes. So again, the same people are coming out. And then, sino ba may connect sa mga international parties, yung Liberal Party? Sino, who are the people spreading lies, misleading facts and figures to the international media? It's their group. Ano bang partido ni Chito Gascon? Liberal Party. So for me, if they are determined to tell lies, I'm determined to tell the truth. If they want to punish me for telling the truth, that's okay. But it's very obvious, no? After this witness, that yun ang intention talaga. Sir, sabi niyo nga, ang bias na si Senator De Lima, would you move for her ouster as I already brought that up nung privilege speech ko, di ba? Sabi ko sa kanila, pwede naman siyang chairman ng Committee on Justice, pero wag mag-chair ng committee na to. Kasi makikita niyo naman eh, basta't may problema sa sagot ng witness, sasaluhin niya. Siya mag-aabogado para doon. Pag iba nagtatanong, gigit na. Tapos, kitang-kita ko naman ang senyales kay Senator Trillanes, magpapa-back up, re-resbakan pa ako, tapos hindi pa pasalitain, di ba? So, you know, do we want to be fair or gusto natin alisin na lang si Duterte? Ang very ironic lang, these are human rights advocates, so-called human rights advocates, but they don't care about the human rights of the victims. They don't care about the human rights of the president. They don't care about the rights of senators. They don't care about people who are happier now that they're safe. All they care about is maipuesto ang kakampi nila sa Malacanang. Ano reaction niyo na kinal out of order po kayo? Okay lang. I mean, tao naman ang judge doon. Di ba? Kung siya din ang magsasabing out of order ako, badge of honor na sa akin. Kasi nakita ko namang ginagawa nila, mali naman talaga. Are you in favor, sir? Maboto ba kayo to place the witness under the witness protection program? No, I am in favor of putting him under guard and protecting him. Because kung may mangyari sa kanya, Duterte na naman ang pagbibintangan. That's very obvious to me. So I want him alive, I want him protected. Because eventually he will tell the truth. And eventually malalaman kung sino nagsusi sa kanya. Thank you. Thank you.